Now, how does God call us? Of course, not like the way He called Moses, derechuhan na tinig, but God calls us most of the time through the church or through the community. Kaya nga po nakatayo ngayon dito bilang isang speaker, bakit ginamit ng Diyos ang community? LSS. Ang dami dyan. Kursilyo, prex. O ba? Hindi ko na maalala yung iba. But God uses the community. At minsan, or rather madala sa community, ramdam mo ang presensya ng Diyos. Doon pa lang sa nararamdaman mo na, tinig na ng Diyos yun. Kaya pag hindi matigas ang puso natin, ramdam na ramdam natin ang tawag ng ating Panginoon Diyos. When God calls and we are called, our calling may not have anything to do with the entire human race. Ang hirap naman yan, no? Parang si Mama Mary. But it is so important that we will be instruments of God for those around us. Yung nasa paligid natin, those around us, ganyan. Kung halimbawa ikaw yan, nasa gitna, instrumento tayo para sa mga nasa paligid ho natin. Madali, mahirap. Mahirap dito, madali. Ano ba talaga? Madali rin, di ba? May pag-migrasya ng Diyos. Remember, sabi po ni Mother Teresa, dun sa mga tinala, mahirap. Sabi ni Mother Teresa, never worry about numbers. Isa kasi gusto natin, marami tayong dalang participant. 10 ang aking participant. Uy, praise God. Walang problema doon. Kaya lang kung ang nasa isip po natin ay paramihan, mamaya we might miss the purpose. Mahihirapan tayong tutukan yun ng sabay-sabay. Never worry about numbers. Help one person at a time and always start with the person nearest you. Saint Mother Teresa. At sino ba yung mga taong nearest to us? Family! Kaya nga sabi po dito, 1 Timothy chapter 5 verse 8, if anyone does not take care of his relatives, especially for the members of his family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Who can be worse than an unbeliever? It is the person naging pabaya sa kanyang pamilya. And this has been my guiding rule in life sa aking paglilingkod. Now, I know that there are some preachers who will say, community first. I have nothing against that. Kanya-kanyang tawag yan eh. Ramdam mo yan eh. Kaya nga, hear God's voice eh. But for me, iba ang tawag sa akin ng ating Panginoon Diyos. Kasi may dinaanan akong lumang buhay eh. And I don't want my children to experience what I pass through in life. Alam niyo may old life ko, di ba? Narinig niya sharing ko. Hindi ko na i-share. Kaya tinutukan ko sila and praise God, hindi sila lumaki na may bisyo. Wala. Ang dasal ko nga sa anak ko, makagraduate lang, masaya na kami. Wow, thank you Lord. Cum laude pa ang aking panganay. Bunso ko, dapat kasama ko ngayon. Siya moderator, kaya lang busy sa school. Ewan ko kung nakauwi na. Second year college. Naglilingkod sa Diyos. Why tinututukan ko yung family? Yun ang purpose kung bakit ako tinawag ng Diyos. My family first. Ngayon na medyo okay naman yung family ko, yung mga anak ko, pwede na ako mag full time. Jesus appointed 12 of them and called them apostles. From that time on, they would be with Him. He would also send them out to preach. Of course, si Jesus, wala na siyang tinawag sa kanyang family. Bakit? Holy family sila eh. Kaya ang pinili ni Jesus, the people around them. The people around Him. Kaya sa buhay namin ni Mrs., minsan yung kapitbahay, inuunti-unti namin yon. Ang hirap i-invite ng kapitbahay ko minsan. Diba? Minsan mas madali pa yung barkada. Kaya nga, don't worry, sabi ni Mother Teresa, one person at a time. Kung sinong malapit sa'yo, ilang puntahan natin. Eh, mas malapit yung mga barkada ko. So, in-invite ko. Hallelujah. Halos lahat nasama ko sa LSS. Wala na sila. Hindi na umattend. Isa nga, tumakas pa eh. Sabi ko, bakit ka naman tumakas? Pero at least naman, nai-invite ko. Diba? Miski pa paano, may ginawa ako. Kaya, anong ibig sabihin ng disciple? A disciple comes from the Greek word discipulos, which means a little one who learns. In the Hebrew context, yung lahi nila Jesus, yung mga Hudyo, sa konteksto nila, ang ibig sabihin po ng disciple ay, go behind the master and allow him to lead you. May kanta yun, follow the leader.
Follow the leader, 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 follow the leader. Kaya tingnan mo, ito yung portion na kung saan kausap ni Jesus ang rich young man.